Alam nyo ba na kahapon lamang, syempre ay ipinasa ng Konseho ng Maynila yung isa pong napaka-importanting ordinansa na naman po na pagtugon po sa mga hinaing o reklamo po ng ating mga nasasakupan doon po sa mga parang wala pong pagmamalasakit na nag-iingay kahit na po ongoing ang pag-aaral ng ating pong mga anak. Ipinasa po natin yung Ordinance Number 8688 na kung saan po ay mahigpit na ipinagbabawal sa lungsod ng Maynila ang paggamit ng karaoke, ng videoke at iba pa pong sound producing devices na nakakaistorbo sa ating pong mga komunidad ngayong nagsisimula na po ang online classes. Ito po ay magsimula ng Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon, tatanungin nyo, bakit pati Sabado kasama? Siguro nagtataka po kayo. Alalahanin po nyo, marami rin pong mga college students ang may pasok po ng Sabado. Kaya po talagang in-include po namin ng Sabado nang sa gayon po ay maproteksyonan naman natin o mabigyan naman po natin ng magandang environment kung masasabi mo ang ating pong mga mag-aaral. Siyempre, unang-una na nga, napakahirap na nga mag-aral dahil online. Madali pong madistract ang atin pong mga mag-aaral. Tapos may maririnig ka pang nag-iingay sa iyong paligid. Lalo na pong mahihirapan po ang ating mga mag-aaral. Kaya nga po kami po ay nakikiusap na sana po ay sundin natin ang ating ordinansang ipinatutupad na po. Bigyan naman po natin, let us be sensitive po sa ngayon. Dahil po, alam nyo naman, sabi nga ho nila, pag ganyan po na hindi po tayo nakikisama sa mga pangangailangan po natin ngayong pandemya, ay lalo po tayo magkakaroon ng problema. So, maging sensitive po tayo o maging aware po tayo na meron po tayo mga adjustments na talagang kailangang gawin habang tayo po ay nasa loob ng pandemyang ito. Konting tiis lang po. Sa bagay, hanggang alas 5 lang naman yan eh. Pagdating po ng alas 6 o 5:01 ng Sabado, pwede na po kayong mag-ingay. Sabi nga nila, di ba, Sabado nights. O, diba? Pwede na kayo mag-party-party pagkatapos po noon. Pero, in the meantime po, pagbigyan naman po natin ang ating mga mag-aaral, isipin po natin sila ang kanila pong kapakanan habang sila po ay nag-aaral. So, yan po ang Ordinance Number 8688 na mahigpit pong ipapatupad sa ating pong lungsod. Sabi nga nila, maikwento ko lang, na yung ibang mga lungsod ay susunod na rin po. Ang isabi nga ho ng isang konsehal ay nangingi na ho ng kopya ng ating pong ordinansa, yung iba pong mga lungsod, para maipatupad na rin po nila sa kanila pong mga lugar. Kasi ho, siyempre, kung ano po yung reklamo sa atin, yun din po, paniguradong reklamo po sa kanilang mga lugar. So, ayan po ang ating pong ordinansa na ipinatutupad na po natin ngayon. Noong Miyerkules, kung hindi po ako nagkakamali, pagdating po ng alas 6 ng gabi, ay atin pong binuksan sa publiko ang Anda Circle. Andun ba kayo? Yan po ang pinagandang Anda Circle po dyan sa may bukana ng Intramuros, papunta po ng port area.
Napakaganda po niyan. Siyempre may dancing fountain na naman po. Parang kagaya po niyan yung nandito po sa atin pong Kartilya. At ito po, again, wala pong ginastos dito ang lungsod ng Maynila. Ito po ay ibinigay sa atin, hinandog po sa atin ng Asian Terminal Inc. Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyo pong pagsuporta sa lahat po ng mga proyekto at programa ng lungsod ng Maynila. Maraming maraming salamat po, Asian Terminal Inc. Ito po, mas pinaganda natin yung bantayog ni Simon de Anda y Salazar. Alam niyo ho dati, pag nagpupunta po ako sa Tondo, dyan po kami magdadaan, no? Parang isang piraso lang siya ng, parang tibag lang siya ng napaka-ordinaryong monumento, walang pumapansin. Marami pa nga dyan na mga natutulog. Yung mga atin pong mga street dwellers, dyan po sila. Pero ngayon po, pinaganda po natin siya. Bagamat tayo po ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang sinasabi nga ni Mayor ay kailangan po tayong magpatuloy na mamuhay ng parang normal kahit na po tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya. So muli po, napakaganda na naman pong pasyalan dito po sa ating lungsod, ang Anda Circle po. Sinasabi nga pong isa na naman pong Instagrammable na lugar dito po sa ating lungsod. So, maraming salamat po sa DTCAM, of course, sa engineering, sa city electrician, sa atin po mga kapulisan na magbabantay po dyan para po lalo po nating mapanatiling malinis at maayos at hindi po masisira ito pong ating bagong Anda Circle. Next, noong Lunes po ay meron po tayong napaka-importanting bisita na nagpunta po dito sa ating lungsod. Tayo po ay binisita ni Ambassador Anke Reintenstuhl, tama ba ako ng pagkakasabi, at ng National Museum Director na si Mr. Jeremy Barnes. Bakit po sila nagawi sa atin dito? Kasi po, in-unveil natin yung Berlin Wall na nandito po sa ating lungsod. Alam nyo po, ito pong fragment nito ay yung ika-22nd o 22nd, tama, na fragment out of 40 na fragments po ng Berlin Wall. Ito po ay ibinigay sa atin noong October 8, kundi po ang nagkakabali, 1986. Bilang regalo na po sa atin in commemoration po nung 25th anniversary ng fall of the Berlin Wall. Ito po ay pansamantalang pinangalagaan ng National Museum, pero napakaswerte na naman po ng mga batang Maynila at ng lungsod ng Maynila dahil inilipat po sa Kartilya ng Katipunan ito pong fragment na ito ng Berlin Wall. Ito pong fragment na ito ay sumisimbolo po ng isang panibagong buhay po sa Germany na natanggal na po ito at natanggal na po yung, ano ba sinasabi lagi ni Mayor, yung divisiveness at nagsama-sama na po sila ang East at ang West Germany po. At ito rin po ay sumisimbolo ng pagkakaisa ng Berlin at ng lungsod ng Maynila. Ayan po, makikita po nyo, napakaganda po niyan. Yung makulay po na parte ng wall, yan po yung nasa west side. Pag pumunta po kayo sa likuran, yun naman po yung parte ng wall na nandun po sa east side. Another Instagrammable place to visit po dito sa lungsod ng Maynila. Sinasabi ko nga po kay Yormi Isko, ang sarap na po mag-walking tour dito. Diyan pa lang, dito pa lang, paglabas natin ng City Hall, andyan na yung Lagos Nilad. Maglalakad ka lang ng konti, andyan na po yung Kartilya. Tapos, andyan po yung Berlin Wall.
Sa likod po ng Berlin Wall, andun po yung Kapitolyo. Masarap po ang kape dyan. At sariling atin, di ba? Support local nga po, sabi ni Ka Levy. Di ba, Ka Levy?